In late March of 2020, the Interagency Task Force on Emerging and Infectious Diseases, also known as IATF, EID, was able to develop a national action plan. The national action plan created the National Task Force Against COVID-19, and together with it, a chief implementer, Secretary Carlito Galvez Jr. Welcome to TVUP Health Issues. This is your host, Dr. Teddy Herbosa. Our guest for today is a seasoned military general, served 38 years in the armed forces, and is a top helicopter pilot. He has multiple awards, and eventually in his career became chief strategist and spokesperson of the Armed Forces of the Philippines. Today, he is the official spokesperson of the National Task Force Against COVID-19. Let's all welcome General Restituto Restie Padilla. Welcome, General. Thank you very much, Dr. Ted. And I'm very honored to be here this afternoon to join you para makasama rin po lahat ng mga nasa UP community na patuloy na nagsusubaybay at sumusubaybay dito sa programa niyo. Thank you very much, General. I see that your helicopter pilot has brought you to outer space. So let's start with the first question. First question is, what exactly is the National Task Force or NTF, and how does it relate to the more popular IATF? Thank you, Dr. Ted. That question has often been answered, asked me. The IATF actually is the strategic policy-making body composed of all the cabinet secretaries of the government right now. And the IATF is headed by the Secretary of Health. This problem that we're currently facing being a health issue. And the NTF COVID-19 is the implementing arm or the operational arm of the IATF. So the IATF creates all the policies and all the issuances from national government and then brings this down to the level of the NTF COVID. And under the NTF COVID, by the way, that is co-chaired by the Secretary of National Defense and the DILG Secretary, Secretary Lorenzana and Secretary Anyo. And the third guy in the NTF COVID-19 task force is the chief implementer, Secretary Charlie Galvez, to whom much of the task that is handed down by the IATF down to the NTF COVID-19 is given to implement. So that is the relationship between the IATF and the NTF COVID-19. Thank you very much. So the operational arm for the implementation of the strategies of the IATF is done by the National Task Force or NTF. That's correct, Doc Ted. And sila po yung nagpapatupad ng lahat ng binibigay at ginagawa ng IATF. So, ang IATF po ay matagal na nagmi-meeting, kada meeting nila, at pinag-uusapan ng malaliman lahat ng mga nais nilang ipatupad, ng mga issues na kailangan nilang harapin. At para nakaka-apekto sa public health, nakaka-apekto sa kabuuang paggalaw ng ating buong bansa in relation dito sa hinaharap nating health issue. Maybe, General, you can summarize to us the features of the National Action Plan against COVID-19. Ano-ano ba ang mga kailangang i-implement ng National Task Force na nakalagay at sinasabi dito sa National Action Plan? So, tulad po ng sinabi natin kanina, maraming salamat, Dr. Ed. No? Tama-tama po. Noong nagbigay ng abiso ang IATF na kinakailangan nila magkaroon ng isang grupo o isang organisasyon para magpatupad ng kanilang lahat na binababang polisiya, nagkaroon ngayon ng NTF COVID-19 at ito nga po yung ating diniscuss kanina. At sa kanilang pagka-organisa, ang una nilang ginawa ay isang national action plan o yung strategic plan para sa kabuuang ng bansa na kinakailangan nating gawin para harapin ng mainam itong problemang kinahaharap natin. So the NTF COVID came up with what we call now the National Action Plan, which is actually the game plan against the pandemic or the current disease called COVID-19. So when it came to fore,
that national action plan incorporated about five pillars that are very important. Yes. And to summarize those pillars, actually, the pillars are essentially summed up in finding out the environment or detecting looking for this enemy, and then coming up with plans to face it and to mitigate its effect. Essentially, ganun yung plano. At yung plano na yan ay maaring i-elaborate pa natin sa tatlong strategiya na ngayon kinikilala bilang T3. Yes. Yung end-to-end T3 management. Yun po ang alam natin ngayon. Yan na po ngayon yung modified na plano. So yung T3 or end-to-end management ay acronym po sa tatlong salita. Yung testing, kasama na dyan ang tracing, treating, at saka test, trace, and treat, no? So yung pangatlo po yung treat, kasi pag nalaman natin kung nasaan yung sakit o sino nagdadala nito dahil sa pagte-test natin, i-trace natin ngayon kung sino ang mga nakahalubilo nitong nagdadala ng sakit, at lahat sila gagamutin o ilalagay sa isolation. So yun po yung tatlong pillar ng strategiya na yan. Pero kung i-expand natin, actually lima po talaga yan. Nagsisimula po yan sa prevention. Prevention, so, tama. Yung prevention po ay yung pinakamainam na hakbang para hindi kakalat yung sakit. So this is the first step actually, the prevention phase. And this is where the repeated reminder that comes from government is linked up to. So ito yung minimum health standard practice, which is to wear a mask when you go out, to continue to wash your hands often so that you don't spread the germs or bring it to yourself. And then, in effect, maintaining a very strong immune system of each person by the practice of this minimum health standards. Yun ho yung prevention. And then, sumusunod dyan yung testing. At saka yung, kasama na dyan sa testing ngayon, tracing, yung pag-detect at pag-trace, na napaka-importante upang ma-isolate yung mga kinakailangang isolate at hindi maipasa sa community yung mga sakit. So once the testing and the tracing has been done and most of those people who carry the disease or who may have the disease are found, they are now isolated and treated. And then pumapasok yung tinatawag na treat na portion ng ating strategiya or plano. And then the last one actually is the reintegration portion. So when one gets well or pag gumaling na sila, yung panghuli po na parte ng plano ay yung ibabalik na sila sa komunidad at makakabalik na sila sa dati nilang ginagawa. Hindi sa dating ginagawa na walang minimum health standard, kundi ibig sabihin, makakapag-perform na sila as a productive member of society. So yun po yung kabuuan ng National Action Plan. So T3, no? Test, trace, at treat. Apo. And then sa testing, nag-umpisa po tayo sa, we started with very few molecular laboratories, no? Yung tinatawag nating PCR testing. So asa na po ba tayo sa national plan in terms of molecular laboratories? Napadami na po ba natin at na-implement na ba yung expansion of all these test centers in different parts of the country? In as far as testing is concerned, I'd like to just go back a little bit to the National Action Plan, no? The National Action Plan actually was patterned after military strategy formulation. And it followed the design of military decision making. So, yun ho yung naging kabuuan. Pero, ang lahat po ng nilalaman nito ay nanggaling din sa abiso ng mga scientifico natin at mga medical practitioners. So, kasama na po kayo dyan, Doc Ted, na nag-abiso kay Secretary Galvez nung pinormulate itong mga planong to. At in the, when you liken the strategy or the plan to a military tactic, the first and most important portion is finding the enemy. Correct. And in this case, the enemy that we faced was a ghost enemy. Hindi natin nakikita. So ang pinaka-importante, magkaroon tayo ng magandang intel o ang paraan para natin mahanap kung nasaan ito. At doon nga po pumasok po yung testing. Doon po nagbigay ng abiso ang ating mga dalubhasa na para malaman natin kung nasaan itong sakit na to na hindi natin nakikita, kinakailangan magkaroon tayo ng malaganap at may i-distribute natin sa buong kapuluan yung kapasidad natin na magkaroon ng testing. Noong una, ang testing lang po ay nakakonsentrate sa RITM
plus two other facilities. Yes. At ang ating kapasidad po ay I think nasa 1,500 or less. A day. So napakaliit. A day. Sa isang araw. Oo, sa isang araw. Po yan. Kaya minabuti po natin na habang tinutulungan natin na itaas yung health system capacity sa pamamagitan ng mga isolation facilities at kapasidad ng mga ospital na tumanggap ng COVID cases, at the same time, ginawa din natin na makipag-ugnayan sa pribadong sektor. Yes. Kasi sinabi natin na hindi natin kakayanin ito sa ating sarili lamang sa gobyerno at yung mga public hospitals na nasa ilalim ng DOH. So we saw, and based on the discussions and the advice of many of our advisors at the NTF, we decided that the only way to bring forward a more robust testing structure was to be in partnership with the private sector, na kung saan ang mga sistema nila at pamamaraan ay mas mabilis kaysa sa gobyerno. So there came in this T3 coalition na tinatawag natin, mm-hmm. which was the partnership that we launched with the private sector. And the big players in the private sector were here. Yung may mga nagmamay-ari na malalaking pribadong ospital tulad ng MVP Group, sumali po dito. Ang Ayala, nanguna rin, sila ang naging leader ng coalition. Kasi ang Ayala ay mayroong health structure at may health business. Health. Mm-hmm. Ganun din po ang mga malalaking laboratorio o mga gumagawa ng gamot tulad ng United Labs at yung iba pa na privado. Kasama rin po dito yung malalaking kumpanya tulad ng San Miguel na nagdo-donate ng mga kagamitan para mapalakas at makapacitate yung ating public hospitals. So at the same time that we were working to increase the testing capacity of our public health institutions, we were also doing the same thing from the private sector. So together we were working. So we targeted in the middle of June an approximate capacity of about 15,000 testing capacity every middle day. Of April, siguro, middle of April. Middle of April. April. To say. Tapos towards 15. Towards the end of April, yun ang hinahabol natin. Pero hindi natin nakaya yan at sinabi ng pribadong sektor, let's aim for May. At the end of May, we aim for 30,000. And the nice thing here is that at the end of May, we actually were able to capacitate and increase the number of accredited laboratories during COVID testing to 32,000. Na-anunsyo yan ni Secretary Roque sa kanyang presser nung minsan, no? Nasabi na 32,000 ang total capacity. Pero bagamat meron tayong total capacity na 32,000, yung ating hong kapasidad ng actual na test na kinokonduct sa bawat araw ay hindi pa rin tumaas ng 30,000. Nasa mga 12 to 15,000 lang ho. Kasi nagkaroon din po ng problema sa mga supply, yung mga reagents na tinatawag, at yung proficiency level ng mga nagmamay-ari o yung gumagawa ng testing sa mga laboratorio. So marami nga tayong laboratorio, mataas nga ang testing capacity, pero humahabol yung kapasidad ng ating mga technicians na magsagawa nitong testing. At ganun din, nira-ramp up din natin yung regularity ng supply chain kasi kinukulang pa. So napaka-selang problema po na kinailangan ng partnership sa pribadong sektor. At mabuti naman po, sa awa ng Diyos, naging maayos itong partnership na ito at nagtagumpay tayo na maiangat ito. Kaya sa kasalukuyan, ang hinahabol natin po na maging capacity natin on the daily basis at the end of June is 50,000. Yun ang ultimate target natin na within a day, kayanin na natin magproseso ng lahat ng mga sample ng mga nanggaling sa swab at makapag 50,000 test tayo a day sa buong kapuluan ng ating bansa. Kasi hindi lang naman po sa Maynila ito. Nung una, sa Maynila po nakakonsentrate ang kakayahan ng testing. Correct. Pero ngayon, paunti-unti, na ipamahagi na po ang kapasidad na ito sa iba't ibang dako ng kapuluan, lalo na yung malalaking syudad na meron tayong mga international gateways na tinatawag. So these are Cebu, Davao, Zamboanga for one, and all the other major cities in the entire archipelago. I think so, nasa 48 na yata or 52 yung mga testing center natin sa buong Opo, Pilipinas. Maabot na po doon. Pero ang hinahabol po natin, Doc Ted, ay hindi lang po yung bilang na yan kung hindi maiangat pa ito sa mga 70 plus or 80 plus. Correct. Testing center. May mga nakapila pa rin po yata na nagpapa-approve. There are still testing centers that are being built
and being awaiting approval by the RIPM. Correct? That's correct, Dr. Ted. And nakikita natin araw-araw, nagbi-meet lagi itong private-public partnership consortium or coalition na to. At yun ang tinitingnan sa araw-araw. Na ibibigyan ba natin ng abiso lahat ng mga mayroong pang gaps na kailangan punuin, tapos na napa-fast track ba natin yung processing ng kanilang accreditation. So sa bawat araw ho na dumadaan, yan po ay nagiging bahagi ng one hour lang na meeting upang makita yung update para mapabilis natin yung pag-accredit sa iba pang laboratorio na nakapila. So very systematic. I think yung pinakamalaki nung nag-present sa Senate was the Philippine Red Cross, which was also a donation from the different private companies that you mentioned. So nagkaroon sila ng laboratory na ang capacity ay almost 45% ng current capacity ng buong Pilipinas. That's correct. The Philippine National Red Cross was able to initially add 4,000 and then it became 8,000 tests a day to, I think ngayon, nasa 10,000 na rin sila. Wow. So great help. Malaking tulong ho yan. Pero tulad na sabi ko, we are all catching up in terms of proficiency on the part of our medical technicians. Kasi ito po ay bagong problema na kinailangan ng panibagong approach. So yung pagtitesting, noong una, manual tayo na nagsasagawa. Pero nung kinalaunan, madaming nag-donate sa mga public hospitals, madaming nag-import at nag-angkat ng mga automatic extractors na dinatawag. Automation, yes. Automation po ang pumasok at napabilis ngayon yung testing. Kaya nagkaroon po tayo ng ramped-up testing capability noong end of May. Kaya naging 32,000 po yun. So we're very happy to hear that our testing capacity has greatly improved since we started in March. We started with 3 molecular labs and 1,500 tests a day. To today, we are doing almost 15,000-17,000 tests a day with many centers. That's correct. Let's leave the issue of testing and let me ask you about the other. We find them positive, so we have to get them away from the community and isolate them. I think the implementation was the use of big facilities, mega facilities, that were converted to what we call temporary quarantine facilities. We identified COVID hospitals. But what is interesting is we increased the health system capacity through building temporary quarantine facilities. Can you help describe the strategy and where are these centers? Saan to? At ano ang mga, sino ang nagpapatakbo sa ating mga temporary facilities? Thank you, Dr. Ted. Tinabi niyo yan. Isa pa dun sa public-private partnership na isinagawa ng National Task Force, hindi lang po sa testing pumasok. Pero may nauna pa po dun. Yung pag-create or pag-construct ng tinatawag na mga isolation facilities or quarantine facilities. Yes. So itong isolation facilities ay naging napaka-importanting bahagi ng strategiya dahil kinailangan natin magkaroon ng mapaglalagyan sa lahat ng makikita na nagdadala ng sakit. So, earlier on, I think that was March, the private sector and the big construction groups, again, led by the big players, started working with government and primarily the DPWH and DOH and the AFP engineers to construct all of these isolation facilities. Ito po yung mga lugar na dandyan sa PICC, una, World Trade Center, yung Rizal Coliseum, yung sports stadium natin malapit sa may Lasal, yung Ultra diyan sa Pasig, pumasok din po at nakipagtulungan ang Iglesia ni Cristo at pinayagan nilang gamitin yung Philippine Arenas, Philippine Sports Arena sa may Bulacan. At meron din po tayo diyan sa may Southern area sa may Muntinlupa sa Philinvest. So overall, we were able to create increased bed capacity for isolating COVID patients. But the nice thing here is that we were not able to maximize or fill up these facilities with COVID patients. Kasi yung naging kapasidad ng ating mga ibang ospital, naging sapat na para matugunan po yung pangangailangan.
may ilan lang pong nailagay sa mga facilities na yan, pero nung kinalaunan, naging very vital structures ito dahil naging quarantine facility naman para sa nagdadatingan nating OFW family. Tama. So, laki pong tulong kasi yung OFW community natin, nagdagsaan po ang balik sa Pilipinas at about 1,000 to 2,000 a day. And it filled up and congested all the accommodation facilities in Metro Manila habang sila ay naka-quarantine. At dyan pumasok yung kabuuan ng strategy natin kasi yung testing ngayon nang naiangat na natin, dati hinihingi lang natin na mag-quarantine sila ng 14 mm-hmm. days or more. Yes. Pero ngayon, napapabilis na natin ang pag-uwi nila sa kanilang probinsya sa pamamagitan ng testing. So yung testing na sinasagawa pagdating sa airport, isa-swab sila, papadala po sa mga laboratorio ito para ma-process. Tapos pag lumabas na po yung resulta, sila po ibibigyan na ng green light para makauwi sa probinsya. Kaya nga po, about 3 weeks ago, we started a massive return to the province effort sa NTF para yung mga naipon sa Maynila na 24,000 mahigit na mga OFWs na nagsisiuwian ay makauwi na sa kanilang mga probinsya. And we were able to successfully do this led by the Secretary of Defense and Secretary Galvez. So it was not just 24,000, but we were able to bring home in the span of 1 week, 29,000 overseas workers and repatriated Filipinos sa kanilang mga probinsya. So napakalaking tulong ng mga pasilidad na ito at nung testing capacity na nagawa natin. Tapos idagdag pa po natin dito, nagtalaga rin po at naglagay rin po ng apat na tinatawag na mega swabbing facility. Yes. So yung mega swabbing facility po, dito po yung dinadala, yung karamihan sa mga nagdadating ang mga kapatid natin o kababayan natin upang makuha yung kanilang sample. So dito po sila sinaswab. Meron po tayo dyan sa Enduran, okay. Meron po sa Palacios Gobernador dyan sa may Maynila, meron din po sa Clark na itinayo, at isa pa po sa Maynila na hanggang ngayon, hindi ko po maalala kung ano nga yun. At yung mga airport, I think all terminals, nagkaroon sila ng mga meron po, swabbing meron center. Po. May swabbing center sila. Now I remember, the MOA Arena was converted into a mega swabbing center swabbing as well. So all of at these tumulong facilities. Yung ating mga Coast Guard. I think ang Coast Guard ang major tama po. Ang Coast Guard po. Ang siyang DOH. Natalaga sa airport para iswab yung mga nag-uuwi ang ating mga kababayan. Dito sa Enduran, yung Philippine Army, ang siyang nagbantay at naging swabbers natin. Diyan naman sa may Maynila, ito'y tulungan sa DOH at saka sa Coast Guard din at Coast saka Guard. Sa iba pang mga gustong tumulong. So by and large, ito pong tinasabi nating mga facilities at capacity na ito ay naging napaka-importanting pillar dun sa ating pag-mitigate dun sa effects ng COVID at pag-aresto dun sa paglaki ng bilang ng mga nagkakasakit. General Padilla, you've been telling us so many things that the National Task Force has been accomplishing. Many people probably who had stayed home during the ECQ have not even heard about all of this, and now they're seeing that while they were at home, the National Task Force was very busy ramping up testing, partnering with the private sector, building mega quarantine, and building swabbing centers which service so many thousands, tens and thousands of people. Diyan Padilla, may isa pa kang project na very glaring and we hear all the time. Ito yung tinatawag na Project ARC ng private sector. Maybe you can tell us more about the Project ARC study, Project ARC na ginawa ng grupo nila, Mr. Joey Concepcion. Ito namang Project ARC ay isang inisyatibo, or it was an initiative that was launched by the private sector. So the Presidential Advisor for Business, Mr. Joey Concepcion, who was the one who was leading this together with some medical practitioners who were part of the group. Initially, ang kanila pong pinupush kasi nung unang mga buwan pa lang, linggo ng ating problema, wala pa po tayong ganap na kapasidad para mag-conduct ng PCR test. So yung PCR test po ang nirekomenda ng DOH
na maging gold standard sa testing. Kasi yun po ang nagsasabi kung ang isang tao ay may dinadalang COVID o wala. Pero nung unang mga linggo, wala po tayong ganap na bilang ng PCR test. So, ang meron lang po noon na naging available ay yung tinatawag na rapid antibody test. So, ito po ay ang imbis na sinaswab ang ilong at ang lalamunan ng bawat tao, ang kinukuha po dito dugo at tinitingnan sa dugo kung meron na pong nag-develop na mga antibodies o yung tinatawag nating mga sundalo sa loob ng ating katawan upang labanan yung mga sakit na nakukuha natin. And specifically, yung sakit na yon ay yung related sa SARS strain kung hindi ako nagkakamali. Correct. So, pero yung tinatawag na rapid antibody test, ang karamihan ng sinasabi ng ating mga dalubhasa, ay mas mainam na gamitin na pang surveillance lamang o pang estimate ng bilang ng mga nagkakasakit sa isang komunidad. So hindi ito naging mainam na batayan. Pero dahil wala tayong choice, ang ating private sector players, yun ang kanilang ginamit na tool para magkaroon ng pag-assess ng mga communities na siya namang naging bahagi ng kanilang pakikipagtulungan sa mga local government para malaman ng local governments natin, lalo na itong Maynila, Quezon City, at iba pang lugar na nakipag-partner sa kanila. So doon natin nalalaman at nakikita kung gaano kabilis na kumakalat yung sakit sa mga komunidad na ito. Kaya kung may isang lugar na nagkaroon ng isang kaso at nakita natin na yung cluster na yan ay nagiging exponential ang growth. So nagko-conduct po yung Project ARC sa pakikipagtulungan sa LGU ng kanilang scan ng community para malaman nila kung may dami na ba talaga o kukonti ang may sakit. Kaya naging malaking kabahagi rin ng ating pamahalaan at ng NTF itong Project ARC dahil whole of society approach na po tayo sa pag-approach po sa problemang ito dahil hindi pwede kong magkanya-kanya. Kaya maski anumang ambag ang kayang ibigay ng pribadong sektor na ibigay nila at itong Project ARC ay naging malaki ang tulong. Marami rin pong naging donors na nagbigay ng mga test kits na yan at patuloy na ginamit doon sa pag-assess ng mga communities lalo na yung mga densely populated areas natin na binanggit ko. Yan, sa Kamaynilaan, sa Tundo, sa Sampaloc, sa Quezon City na nabalitaan natin at napag-alaman natin na nagkaroon ng kanya-kanyang mga several days na lockdown para makontak itong mga rapid test na ito. So, yun po ang naging tools natin para malaman. At ganun din po sa Cebu. Nagkaroon din po ng ugnayan ng Project ARC. Ginamit din po ito. Ginamit so, din. Nakikita po natin na pagka nagkaroon po ng mainam na kooperasyon at pagtulungan, alingsunod sa pagiging pagpapatupad ng bayanihan, marami po tayong magagawa. Tama. At and then they expanded the Project ARC into a zero prevalence surveillance project as well of Metro Manila. Sabi nga nila, the way to check after an outbreak or an epidemic is how many have had the cases. COVID-19 cases. So, ginamit na rin to. Di ba, mag-uumpisa na rin ho yata itong proyekto na to. Pinaplano. Can you tell us about the zero prevalence surveillance? Doc Ted, no? As I was saying, nung una, naging bahagi natin sila sa pag-assess lamang. Pero ngayon, yung zero prevalence surveillance na yan ay nagiging importanteng bahagi ng ating pag-assess sa buong Metro Manila lalo na kasi tayo yung naging epicenter ng sakit. Oo. At ang pinaka mga vulnerable areas na mga densely populated ang siyang tina-target ng pagsasagawa ng expanded test na ito for the use of rapid antibody test. Kasi as I mentioned nga kanina, ito yung mas mainam na ginagamit pang surveillance ng mga community. Yes. At I think they are also going to partner again with Cebu kasi ang Cebu ngayon nakikita natin may uptick ang cases, may tumataas. Uptick, so kinakailangan natin magkaroon ng assessment dito para makikita natin ng mainam kung gaano kalaganap na yung pagkakalat ng sakit. So abangan natin 'yan at makikita natin po ang magiging resulta. So General Padilla, as we progress in the National Action Plan, we have moved from ECQ to modified ECQ.
ngayon ay nasa GCQ na tayo or General Community Quarantine. Meron ngayong pinopose ang National Task Force, yung zoning approach. Zoning approach to the, no, kasi parang ayaw na yata bumalik sa ECQ ulit kung nasa GCQ na. So, pwede mo, can you explain the principle of the zoning approach to this COVID-19? Yung, thank you, Dr. Ted, no? Itong mabuti't binanggit nyo, itong zoning approach ay isang masusing pag-aaral na ginawa ng ating task force kung paano natin mapatutupad yung tinatawag nating delegate balance between the economy and public yun. Health. Oo. So, the ultimate objective actually of the national task force is to be able to get everybody to a sense of normalcy without sacrificing public health. And that sense of normalcy actually is for the benefit of the economy. So, nakita natin ang laki ng ambag ng gobyerno sa pagtulong sa lahat ng mga naging vulnerable o tinamaan ng husto ng pag-lockdown dahil hindi sila nakapaghanap buhay. So, yung ambag na ito na ipamahagi sa pamamagitan ng SAP, Social Amelioration Program. Program, pero, yes. Hindi ho forever ito eh. Kasi yung ating kabanang bayan ay hindi ganun na kapuno na kaya na yung tugunan ng buong taon lahat ng pangangailangan ng tao. So there was a request on the part of our economic managers to gradually ease the economy so that we can at least earn from the taxes and from business to go on so that people can earn their livelihood and won't be dependent on government. So there came into the table of the NTF now that problem of how to strike that balance between easing the economy and at the same time ensuring public health safety. So doon po pumasok yung tinatawag na zonal concept, yung zoning concept. So sinabi natin na ang isang lugar na maaaring madaming kaso pero hindi naman kumakalat pa sa ibang dakong lugar o karating na lugar ay mainam na i-confine natin o i-lock natin, lockdown natin. Para nang sa ganun, maprotektahan yung mga karating lugar niya. So doon po pumasok yung zonal. Yung zonal concept po ay yung paghihiwalay ng mga lugar na madaming kaso at nagkaroon po ng parameter yan. Yung merong 20 na kaso sa kada 100,000 populasyon ay ang pinaka-critical na mga lugar sa ating pag-categorize. At yung merong 19 or less na kaso ng COVID kada 100,000 populasyon, yun naman yung tinatawag nating cautionary areas. Opo. So meron tayong critical at saka yung cautionary area na sa ating color coding, yung critical ay red, yung cautionary areas ay orange. Nasa orange. At yung paligid niya ay yellow at green. So yes. Yung yellow at green na area, ang tinatawag natin na outer, inner at saka outer buffer zone. Buffer zone. Oh. Opo, yun po yung mga buffer zone na tinatawag natin. Ang buffer zone, wala hong kaso ng COVID. Correct. So nakapaligid ito sa mga lugar na mayroong kaso, pero sisiguraduhin natin sa zonal concept na yon na hindi lalabas na ang ng critical at ng cautionary area yung sakit mismo. So doon natin ngayon nilagay yung categorization ng easing na tinatawag nating ECQ para sa mga critical at cautionary area. Tapos gradually, paunti-unti, iniluluwagan natin para magkaroon ng activity sa economy. Doon naman pumapasok yung modified ECQ hanggang maging GCQ at maging modified GCQ. So yung apat na categorization na yon ay mga hakbang na maaring magpalit-palit, maaring bumalik, maaring umusad sa more easing or maaring humigpit. Depende po sa mga kaso na nakukuha sa lugar na yon. At dahil po sa zoning na yon, nagkaroon din po ng degree of confidence yung ating National Task Force na i-download ang responsibilidad sa level ng mga barangay at ng mga LGU. So, yung LGU na po nagpapatupad ngayon ng kanilang selective lockdown. Correct. So, pag sinabi po ng kanilang mga respective health officers na nandyan po sa LGU na ang ating surveillance dito ay tumalaki ang kaso
at pumapatak sa mahigit 20 kada 100 populasyon, ikakategorize na po yan na critical area at maaring bumalik sa ECQ. Pero pag kumukonti ang kaso, less than 20, 19 or less, pumapasok yan sa cautionary area, nasa orange zone na tinatawag, at maaring mag-gradually ease yung community lockdown hanggang malibre na ito at mapumasok sa maging buffer zone at saka outer buffer zone. So, eventually, yung switching ho ng community quarantine ay dependent sa datos na nanggagaling sa mga lugar kung saan meron o wala ng COVID. So, ito ay hindi po ura-uradang decision na ginagawa ng bawat sino man, kundi decision na pinag-uusapan ng mga dalubhasa sa lugar na yon in the person of their health officers. Correct. At yung mga iba pa pong mga chief executives na namumuno. So, hindi basta-basta ho sasabihin ng chief executive, lockdown tayo dito. Hindi po. Yun po ay nanggagaling sa rekomendasyon ng mga health officers, ng mga epidemiologists na nagbabantay, at ganun din ng iba pang mga frontliners na tumutulong. So, and, again, sige po, Doctor. And I heard they have to seek approval of the higher authority. So, kumbaga, kung barangay captain ka, hindi ka basta pwedeng mag-lockdown. Papaalam hindi ka po kay mayor. At si mayor correct naman, kung gusto niya mag-lockdown, paalam siya sa regional, di ba? Sa, yes, sa governor right or sa regional office. And up the line. Up the line. So, until the IATF, no? Until the IATF. Kaya kung ang mas mismo ang IATF pagka naghusga na magbababa ng community quarantine at magtataas, pinapaalam po muna yan sa mga LGU para yes mismong ang LGU ay sasang-ayon ba o hindi. Kasi kadalasan, maaring sabihin ng IATF o ng NTF na luwagan na natin, pero sasabihin ng LGU, ay teka na po, muna wag muna po. Teka lang ho muna kasi nahihirapan na kami. Meron pa kaming namomonitor dito. So, re-respetuhin ho ng NTF yon at saka ng IATF at imementi na yung gustong kondisyon ng LGU kasi meron silang pinagbabasihan. Kaya yun po ay mainam na nagiging patakaran para hindi po padaos-daos o ura-urada ang decision making sa pagde-declare ng mga lugar. At doon po pumapasok yung konsepto ng zonal zoning concept. Kaya naging napaka-importanting bahagi sa decision making ito. Napakaganda at sana makuha itong konsepto na to ng lahat ng LGU. Ang next question ko sa inyo magkakaroon ba tayo ng second wave or talaga bang flattened na natin yung curve? Ano ba ang prediction, fearless forecast nyo, General, sa situation natin sa COVID-19? Napakaganda po ng tanong na yan, Doctor. No? Ako'y hindi dalubhasa, hindi ako scientifico, hindi rin ako epidemiologist. Pero ito po yung nakikita ko base sa takbo ng tinatawag na behavior ng ating kabuuang populasyon. So, sasagutin ko ho yan sa pamamagitan ng sasabing conditionally. No? Ang aking sagot po dyan ay conditional. Conditional. Opo. Kung ang tao po, ang kabuuan ng ating mga kababayan ay magbabago ng kaugalian nila sa pagtingin sa kanilang kabuuang kalusugan, magbabago po. Baganda at gaganda yung ating takbo at bababa ng bababa yung kaso ng COVID. And hence, okay, it will lead to more easing. Yes. However, if that behavioral change does not happen, kung hindi magbabago ang bawat isa sa atin at hindi natin titingnan yung importansya ng kalusugan ng bawat isa sa atin, pati ng sa ating mga pamilya, at yung ugali natin ay hindi natin babaguhin in terms of practicing the minimum health standards, lalaki pa po yung kaso ng COVID at magiging at kakalat ito at tataas yung bilang. So maaring mag-lockdown uli, maaring maghigpit uli tayo para mapangalagaan natin yung kalusugan ng iba. So, but that again will be dependent on each and every one of us. So the short answer to your question, Doc, is actually it will depend. It depends. It depends. So yes, that's it. And to, I agree. And to the members of the population. So if you're serious of wanting to ease a little bit more, then seryosohin po natin yung pagtrato sa sakit na ito at gawin po natin yung mga hinihingi sa atin ng ating mga dalubhasa. Naku, napakaganda. And thank you very much for
gracing this program. We have learned a lot about what the National Task Force has been doing, what the National Action Plan is. Any final words, General? Salamat, Dr. Del. Again, thank you very much to you and the UP community for allowing me to be part of your program. It has been an honor and a privilege to take part. But this I have to say, contrary to the notion that many members of the population may have had initially that the government was not working, I have to tell you that it was actually working. It was doing its part. And they spent many sleepless nights just to conceptualize a plan that would eventually help the whole country. And this was actually the realization of the National Action Plan and the combined effort of both the public sector and the private sector in helping address the problem. So we have been able to mitigate a lot of potential bad consequences with the entry of COVID into our country. But because of the combined action of both the public and the private sector, as well as a whole of society approach in dealing with the problem, na mitigate natin ito maski pa paano. So we will get critics definitely who will say that the lockdown was not beneficial, say that we did not act soon enough. But just the same, there was activity, there was action on the part of government, and there were things that needed to be done that were done immediately by those who were tasked to do it. So post-COVID, malalaman po natin kung ano ang magiging usga ng kabuuan ng ating mga kababayan. So tayo ba'y naging mainam ang takbo o hindi? Pero by and large, nakikita naman po natin at may mga pruweba naman po at mga datos dyan. Kaya yun po ang ating pagbabasihan. Thank you very much, General. With that, we see that the government actually during the ECQ period was actually very active and indeed implemented a national action plan. A national task force that implemented an increase in our testing capacity, an increase in our mega quarantine facilities, and even partnership with the private sector that led to our current situation of where we are now on general community quarantine. We now see that the onus on the battle against COVID-19 is now on the individual societies and local governments that will now implement the strict public health measures that will truly make us win and eliminate COVID-19 in our community. With that, thank you very much for viewing. This is Dr. Ted Herbosa, your host, and thank you from Health Issues in TVUP.